nangyari. At alam niyo po, ang pinaka valuable po na aspeto ng 1 billion rising, hindi lang po dito sa Philippines na nakikita naman po natin, napaka multisectoral, daladala po natin ang lahat ng issues ng ating sector. Palakpakan po natin lahat ng ating mga sector, mga mass-based groups po na nandito. At ang ating pong panawagan for revolution, for truth and accountability, naka-echo po ito sa napakaraming bansa sa buong mundo. Ang aspeto ng 1 billion rising ay ito pong global solidarity. Na tayo ay hindi po nag-iisa sa ating struggle. Ang ating issues po ay nalalaman din ng mga ibang bansa, gayon din ng mga issues nila nalalaman po natin. At hindi kasi natin mawawakasan ang karahasan sa mga kababaihan kung hindi tayo magkakaisa, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bukas po, nasa Hong Kong kami, kasama ng ating mga migrante at mga ating mga migrant at domestic workers. Sasayaw din po sila. At napakarami pa pong rising sa mangyayari from today hanggang March 8 po. So hindi lang po ito isang araw. Ang revolution natin, tuloy-tuloy po. Sapagkat kung hindi pa natin nakukuha ang justisya at ang pagbabago ng sistema na gusto nating baguhin, hindi tayo hihinto. Hindi ba? Handang-handa na ba kayo sa revolusyon? Ako handang-handa na. Kaibigan sa Gabriela Women's Party, KMU, migrante at lahat ng mga ibang mga grupo, sapagkat kayo po ang nagturo sa akin, kayo po ang nagdala sa akin sa lahat ng mga komunidad sa buong bansa, at nakita ko mismo ang lahat ng mga issue natin, sa mining, sa forced labor, sa militarization, sa sex trafficking, sa home demolition, ang dami-dami pong nangyayari sa ating bansa. Kaya tayo po ay dapat bumabangon araw-araw, sumasayaw araw-araw, sapagkat magaling tayo sumayaw. Ang dami-dami natin magagandang sayaw para bumangon. Pero gusto ko lang po sabihin ay tayo ay nakikisa, we stand in solidarity, at ang buong global 1 billion rising movement ay nakikisa din po sa atin. Alam nila, especially sa Estados Unidos, kung ano ang ginagawa ng US dito sa ating bansa. At yan ang nabibigay ng 1 billion rising, kung saan na nabibigyan tayo ng platform na isigaw ang lahat ng injustices na dinadala ng United Nations, United States, dito sa ating bansa. So, ladies and gentlemen, hindi pa ho tayo tapos. Ang revolusyon ay kinakailangan ng pasensya, enerhiya, creativity. Nakita naman natin, ano? Napaka-creative talaga natin. At kailangan solidarity sa atin. Kahit na ba sino magsabi na resign si Aquino, eh sinong papalit? Problema ba yun? Hindi naman, di ba? Meron tayong solusyon doon. Ang kailangan, kung hindi ka na marunong mamuno, umalis ka na. Di ba? Alam niyo po, ang ating revolution call, hindi pwedeng nakatow the line. Diba? Hindi pwedeng hanggang dito lang 50%. Paano natin iibahin ang ating sistema kung hindi natin papalitan ang mga hindi namumuno ng maayos sa ating bansa? Di ba? So, ako po'y nakikisa sa inyong lahat.